What is up guys and welcome to my channel. So for this video, we will be riding the Kawasaki Ninja 650. Let's go! So let's do a sound check, Jiao Moto style. So pinahirap to sa akin guys ng aming butihing kaibigan. Shoutout sa iyo brother Joni and thank you so much. So this is the 2020 Kawasaki Ninja 650cc. At isa to guys sa mga legendary bikes ng Kawasaki sa kanilang Ninja series. So quick specs for this bike. It has a 649cc, liquid cooled, parallel twin, double overhead cam engine na may lakas na 67 horsepower at 8,000 RPM and 47 pound-feet of torque at 6,700 RPM. 6-speed transmission guys, of course. And this one has a quick shifter. Testing natin mamaya. Assistant slipper clutch, meron din siya. And yes guys, ang lambot ng kanyang clutch. Sa fuel capacity guys, meron siyang 4 gallons or roughly around 15 to 16 liters. And ang kanyang display guys ay naka TFT. Check na natin compartment guys. Ayun. Spacious din. Parang marami kang malalagay dito ah. Yung main seat ba, di tornilyo? Parang hindi. Oh, so hinihila lang. Ayun oh. So, andito ang battery. Ayos din. For the tires guys, gumagamit siya ng Dunlop Sport Max Road Sport 2 na ang size ay 160/60x17 sa likod and 120/70x17 sa harap. For the front brakes, it has dual discs na 300mm petal style. At ang brand ng caliper guys ay Nissin. And sa rear brakes, it has a 220mm na petal style din, as you can see. At ang brand guys ay Nissin din. Dual channel ABS din pala to guys. As you can see, ito yung sensor. At ito naman yung sa harap. Regular telescopic forks na mayroong protector yung shocks oh. Pero yan, I think 41mm ang size nito. For the rear shocks guys, naka-horizontal monoshocks. Ayan, so nakahiga siya no? Or almost horizontal. For the seat height guys, it has a 790mm seat height. So try natin kung ano yung tsura natin kapag nakaupo dito. Okay, try natin guys. So ang height ko ay 5'5.5 or sabihin natin 5'6. Yan. Not bad. Hindi siya ganun kataas guys. Tsaka kahit hindi tayo ganun katangkad, I still feel na meron akong control kapag tinatayo ko siya ng ganito. So for the modifications guys, tingnan natin kung anong mga nilagay na ni Joni dito. Side mirrors, I think aftermarket na to. Sa wind visor, hindi ko lang sure kung aftermarket to. Pero medyo smoke siya yo. Ganda. Frame sliders, of course. Kabilaan. Yan, for safety. Adjustable brake levers. And adjustable clutch levers. Quad lock na phone holder guys. Solid to. Isang malupit na RNG, tail tidy, HRT, quick shifter, and also auto blip. So testing natin ito mamaya guys. And of course, ang Akrapovic exhaust na napaka-solid ng tunog. Okay, let's gear up guys, and let's go for a ride. Alright, let's do this. Unang upo. Ah. Shout out Sir Joe. Okay, warm up. Grabe tunog dito guys. Sarap sa ears. Okay, so ang temperature niya ngayon is 43 degrees Celsius engine temperature. At medyo alalay muna tayo hanggang sa umabot siya ng 60 degrees. Alright. So it feels good guys. Hindi siya ganun kabigat. I think ang overall weight nitong motor is nasa 190 kilos. Pero kapag sinakyan mo siya, hindi siya ganun kabigat eh. Ayan, kahit naka-into tayo. Well, of course, meron siyang bigat, pero manageable, kayang-kaya.
Okay, sa traffic guys, obviously malapad siya, no? Lapad nung side mirrors niya. So tingnan natin, how does it fare sa mga city traffic kagaya ngayon? Oop, ya. Uy, kasha. Ay, sensya na guys, kailangan natin mag counter flow. Grabe talaga traffic dito sa Lower Antipolo ngayon. Okay, singit-singit ulit. Okay, so far nakakasabay naman tayo sa mga singitan. Okay din ah, in fairness. Ayan, basta tansyahan lang talaga. Para hindi tayo makasabit. And I think guys, napo-fold the mirrors nito eh. Try natin. Ayun. Ayun pala. Kaya-kaya din pala guys. Basta itupin nyo lang to. Kahit pa paano ay makakasabay tayo sa singitan. Kita nyo yan guys. Yan ang dahilan kung bakit napaka-traffic dito. Merong construction sa intersection mismo. Okay, so balik natin to. Yun. Okay, sa ergonomics naman guys. So since it's a Ninja series ng Kawasaki, fully fared version siya. Pero masasabi ko lang guys, sa position ng kanyang handlebars ay hindi siya sobrang subsob. Kagaya ng mga ZX6R or R1, yon. Talaga mga full-blown sport bikes. Eto guys, parang sport touring ang dating niya eh. Although medyo nakalean ako pababa, pero hindi siya nakakangalay. Komportable pa rin siya gabitin. Oo nga pala, may quick shifter to, no? At saka auto flip. Testing natin doon. Auto flip, downshift. Yun. Saba, testing natin yung shifter. Yung response sa quick shifter niya guys. So yun nga guys, no, kagaya na sabi ko, hindi siya gano'ng kabigat. 190 kilo siya, lalo na ngayon na umaandar tayo. It's very nimble for 650cc. Kaya mo siyang dalin. Okay, so gusto ko rin sana siya i-testing sa expressway guys. Siguro one of these days pasok natin siya ng S-Lex or N-Lex. Gusto ko lang din malaman yung performance niya sa highway. Since as you can see guys, kung dito lang tayo sa city, puro traffic talaga. Pero try natin konti guys dito sa twisties. Testing natin yung handling pagdating sa likuan. Ay, nakalusot din guys. Ayan, so testing natin ang performance ng Ninja 650 when it comes to the twisties. Let's go! Maganda yung handling niya guys, for its weight and its class. Kaya-kaya lumigo na maganda. So ayos, solid. Alright. Nakakalula guys, grabe. Medyo kinakapako pa siya eh. Talaga yung bibigyan yung power na gusto nyo guys pagka binigahan nyo. Samahan nyo pa nung mabilis na quick shifter. Ay grabe. Woo! Grabe power nito. So, would I recommend this bike guys for beginners? I would say 100% yes. I mean, this is the first time guys na ginamit ko itong motor. And as you can see, kayang-kaya, di ba? Hindi naman ako ganun katangkad. At hindi naman ako ganun kadalas gumagamit ng big bike. And that is because sobrang user-friendly niya guys.
sobrang gaang niya gamitin, sobrang basic na paggamit natin sa kanya. And even yung sitting position natin, hindi siya nakahangalay. So hindi compromise yung pwesto ng kamay ninyo or ng katawan ninyo. Also, as you can see guys, even yung mga switches niya, it's very basic, no? Very comprehensive. So ayan, sa kaliwa, meron tayong high and low. Meron tayong hazard, signal light, left and right, busina, at sa kanan guys, starter, at saka kill switch. So that's it. So napakasimple lang. And yung mga details and information guys na makikita natin dito sa display, makita ko sa inyo mamaya. For the engine heat naman guys, so far wala pa akong nararamdaman dito sa legs ko na nakakapaso or mainit. Ang current engine temperature ngayon is 101 degrees. Siguro kapag traffic, mas mararamdaman siya. Pero sa ngayon na umaandar, medyo may konting init, pero hindi siya unbearable na parang talagang mapapaso ka, no? So okay na okay siya. Manageable guys yung engine heat. Let's go, mini banking. Alright. Other side. Oh yeah. Other side, yes. So good. Okay. Pakita ko sa inyo yung display guys. Papatay ko muna. Yan, so again guys, this is a TFT display. Ito yung select. So as you can see, nalipat tayo sa trip A, trip B, at auto. Current mileage niya guys ay 6,529. Yan, tapos sa kanan, lilipat naman niya yung display dito sa baba. Yan, naging battery naman. Kilometer per liter, average kilometer per liter, range, average speed, total time ng gamit. Ayan, tapos ito yung temperature, clock, sa taas yung RPM, andito yung gear indicator sa upper left, fuel gauge nasa lower left, speedometer ito. And yan, as you can see guys, very basic, pero maganda kasi TFT na siya. Neutral light nandito sa kanan, ABS, check engine, tapos signal lights, ayan, left, right, hazard, tapos yung pass light or yung bright nandito. So pag pina-under natin, iilaw yan kapag nilagay natin sa bright. Oil indicator, temperature, battery indicator nandito sa baba. So yun, actually for a 4-year-old bike guys. So this is actually 4 years old na, no? 2020 model. Sobrang ganda pa rin ng performance niya, and it did not really show its age. Parang kahit 4 na taon na, eh napakaganda pa rin. Sarap gamitin. So there you go guys, the 2020 Kawasaki Ninja 650cc. So we'll be using this bike guys for a week. Pinahiram sa atin siya ni Brother Joni ng isang linggo. So let me know in the comments what you think about this bike. Okay ba siya for newbies or for beginners sa big bike kagaya natin? And sulit pa rin ba ang 2020 Ninja 650 ngayong 2024? So thank you everyone, ride safe, God bless, and bye bye.